So what's up mga ka-api? So mga ka-api, andito tayo sa Manila Bay ngayon. Dito nag-update tayo sa ating Manila Bay kung ano na ba yung sitwasyon dito. Sa ngayon may tuloy pa rin ang rehabilitasyon. Nakikita mo pa rin ang mga ibon, masaya. Kita yung mga tao, maayos ang kanilang pagdalaw dito, bisita. So, sa mga ibon pa lang mga kapi, makikita mo na napakadaming may ibon paghapon. So, dati walang ibon nitong ano eh. Halos konti lang ibon na lumilipad dito. Sa ngayon, napakaraming ibon mga kapi. So, kung maraming ibon, maraming mga mga isda na nakapaligid dyan sa Manila Bay ngayon. So, ayun mga kapi, kahit maraming dati polluted ng Manila Bay, ngayon unti-unti siyang nabubuhay mga kapi dahil sa disiplina na pinatutupad ng buong lungsod ng Maynila para maiwasan ang sobrang pollution. So ayan mga ka, napakaganda ng araw mga kapi. So magsa-sunset na maya maya, magsa-sunset na yan siya. So doon sa malaking mga kape, sa barge, so nagbababa ang truck ng buhangin. So dalawa yung truck na nandun. Napakaraming quantity ng buhangin ng dinala dito ngayon mga kape. So mga ilang araw pa lang ngayon, mula ngayon eh sigurado malawak na tong paglalagyan ng ano ng buhangin na to. So ang level na ngayon ng ano ng buhangin na yun, ay napakataas pa. So makikita mo mga kapi. Talagang putski doon na yung pamalaan na matapos tong ano itong phase 2 ng dito sa Manila Bay. So sa reclamation at pagpapaganda nito. So nagpapasalamat pa tayo mga kapi sa ating gobyerno sa kanilang effort na maayos at malinis itong Manila Bay. So ngayon makikita mo sa dulo talagang nagsasaya yung ano
nagsasaya yung mga ibon. So sa hapon na to, maraming lumalating ng mga turista dito, nagbabike. So makikita mo, malinis lang ang kapaligiran ng Manila Bay, mga kaabi. Yan, mga kaabi, malinis ng kapaligiran ng Manila Bay. So dito lang tayo sa gabundong ng mga buhangin para lang i-update ko kayo kung ano lang kaganapan. So ayan, naka-unload sila ng so ayan mga kaabi, yung mga buhangin pinababa nila. So ina-unload nila siguro mamaya pa to matapos, mga kaabi. Marami pang laman yung ano, yung barge o barko. So yun to ng phase 1 natin, mga kaabi. Ganun din na tinatambakan pa rin nila. Siguro maraming nawala nung nagkaroon ng bagyo. So makikita natin dito, mga kaabi, pag natapos tong rehabilitation dito sa Manila Bay, pag tayong mga mamamayang Pilipino ay makakarating dito sa Metro Manila, kahit papaano masisiyahan tayo. So matagal na rin ang Manila Bay ay talagang maamoy mo ang baho dito, mga kaabi. Mga OFW na kababayan natin, so nandito, ina-update namin kayo ang kung anong kaganapan dito sa Manila Bay. So makikita nyo naman ang pagbabago at ang rehabilitasyon, at maayos ang mga kapaligiran at mga gandang mga tanah at mga gandang mga lugar. So ang Manila Bay kasi, mga kaabi, ito ay isang ano na natin ancestral na place. So wala pa tayo dito at mga ninuno natin nandito na itong Manila Bay. So ito ay pinagkukunan ng mga isda sa turismo, sa kalakalan at sa ekonomiya ng bansa na. So dito, mga kaabi, ito yung mahabang tubo, mahabang pipe, mga kaabi. So napakahaba nito, mga kaabi. So ito yung mga puting niya. Ayun, binababa na yung mga puting ng malalaking tubo, mga kaabi. So makikita mo yung kalinisan ng dagat, mga kaabi. Halos wala nang dumi. Ayun, mga kaabi, nakikita mo yung kalinisan ng dagat Pero napaganda na nga ng development dito sa may Manila Bay, mga kaabi. Dito pa lang sa dagat makikita mo yung linis Ayan, mga kaabi, pag titignan mo sa ilalim makikita mo yung kalinisan ng dagat So matatanaw mo yung mga bato dun sa tubig. So, ito yung you can
the truth around you. From a distance you can tell. So dito na lang ako mga kapi at palubog na rin ng araw at salamat sa mga nagsusubscribe sa mga videos ko para ma-update kayo. So maraming salamat mga kapi, at kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like and subscribe and hit the... Kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat mga kahapi.